tatampakan natin ang lupa, yung mga puno ng ating pechay. Para tumaba. Mga ka-styles, ito po oh, yan, yan, cacao seedlings, ito hindi pa po nagkakaroon ng dahon, yan po, saka ito, yan, okay. Yan, yan.
tsaka dito sa kabila, ito na yung mga taro. Ayan, gabi ko. All here again, bumalik po sila. Ayan. Tambayan po talaga nila dyan. Ayan po. Cute-cute nila. Ayan. Ayan. Ang laki na ng mga baby chick ganza or baby chicks gizzle. Ayan. Cute-cute. Hello mga guys, ayan po ang aming baby ganza na apat. Malalaki na sila. Update number 3. 1 month na po sila. Ayan. Ayan na ang kanilang mga balahibo. Ayan po. Ang cute na nila, nagpapahinga. Si Mami Ganza at saka si Daddy Ganza. Ayun, natutulog siya. Makatago ang uso sa kanyang pakpak. Ayan. Nagre-relax sila. Malaki na sila. Ayan, matapang yung baby Ganza. Inahabol yung Mami Ducks. Ayun yung Mami Duck ko. Oh. Hinabol niya kanina. Ayan, siga. Siga ng ganza. Oh. Ayan. Ganza, oh. Eh. Andun yung garden namin, guys. Punta tayo sa aming garden. Che-check natin. Medyo hindi na matindi ang araw. Yan na po ang aming mga ganza. Malalaki na. 1 month na po sila. Ayan na po. Umalis na sila. 1 month na po ang aming baby ganza. Baby giz.
Cute-cute nila. Punta tayo sa aking mga garden, mga guys. Update natin. Ang aking mga kamatis na isang buwan na po. Ayan na po sila. Doon, nasa taniman ng mga plastic lang po na pinamalingkehan ko po. Ayan. Recycle na mga plastic, mapapakinabangan po. Hindi ka na bibili ng mga paso. Ayan. Ayan po ang update sa aking mga kamatis. Ang tataas na po. Ayan. Ayan ang puno. Ayan. 2 inches na po ang taas. Anyhow. Ayan. Tangkad na nila. Ayan. Ayan po. Ang taba. Wala pong fertilizer yan. Dito lang po na sa bangko lang sila. Ayan. Na nakaangat. Ayan, sa gilid ng kusina namin. Ayan. Kasi maraming pato. Kinakain yung mga dahon. Kaya nakaangat sila. Tapos, meron dito sa aming likuran, sa backyard. Dito kami, nagtatambay pagka mainit. Ganyan kainit sa amin. Ayan, ang mga sampay namin kahapon 2 araw at 1 araw nang nilabhan. Ay malakas ang ulan, ngayon lang po nakalabas yung sampay, ngayon lang umara. Dito na kami nagtatambay. Ayan, meron kami dito deep well. Ayan, malakas ang tubig. At saka meron din kaming nawasa. Ayan po, ito mga patos. Nawala nga yung isang anak ng pato na. Oh, 3 na lang sila. Ayun, ayun yung mga kasamahang pato. Ayun, oh. Ayan. Ang daming nangamatay ng mga alagang pato dito sa amin. May pagkagabi, may pumapatay. Pagka-umaga, patay na yung mga pato. Merong hindi maintindihan kung anong klase ang nagpapatay sa kanila. Follow up po, update po ulit after 2 days. Follow up po dun. Ayan po, dito po sa backyard namin. Ayan. Pechay po. Mga pechay. Ayan. Doon, hanggang doon po. Ayan. Tsaka, may kamatis din kami na sa, dito sa land, hindi nakapaso. Ayan po. Kaedad din po ng mga nasa paso ko na yon. Ito siya. Mataas na. Ito, pepper, yung mahaba, yung kanyang bunga. Ayan, paso na sa gilid ng warden. Ito yung warden ko. Yan. Dito siya. Tsaka ayun po. Tangkad na rin po. May nangangain po ng kanilang dahon. Yan. Merong mga huling pinunla. Ayan po. Nasa paso din. Ayan din po, ayan. Matatangkad na rin ang taba. Wala pong fertilizer yan. Mataba yung soil dito sa amin. Ayan, nasa lupa lang itong isa. Tsaka ayan po ang pechay. Nasa plastic din po. Ayan po.
Nilagay yan lang ng lupa. Sayang yung mga plastic kaysa itapon po natin, mapakinabangan. Taniman po ng gulay. Yan, yun. Sa kabilang side, may taro or gabi ako. Sa side, sa gilid ng mga sigarilyas na yan, apat na punong sigarilyas. Ayan po. Yan. Nasa taas na po ang aming sigarilyas, ang aming wind beans. Ayan po. Ayan. Malapit ng mamunga. Apat na puno po siya. Ayan na po. Ayan na. 1, 2, 3, 4. Ayan, ang kanyang gagapangan. Dito naman po sa kabilang warden. Ayan. Ayan po ang warden namin. May division po. Ayan. Ito naman po, puro pechay. Ayan. Follow up doon po, nung isang araw, meron po akong kinuhang video. Ito po ang karugtong. Ayan, i-edit ko na po siya mamaya para idudugtong ko po yung kuha ko nung isang araw dito. Yung inayos ko sila. Ayan po. Ayan, kaso lang po, natural po yan. May mga kinagatan ng hayop. Ito po, ayan po. Wala po kasing spray ng pesticide. Yan. Pang supply lang po pagkain namin. Ang mahal ng pesticide, 20 pesos sa bayan. Sa palengke, eh, 4 na piraso lang po. Kaya, tanim. Ayun, may isang puno. Super laki na niya po. Ayan po. Ayan siya. Yan. Pwede na pong ilagay sa nilagang baboy. Ito. Walang fertilizer po lahat yan eh. Ito. See? It's nice. Then, meron ako dun sa gilid. Bagong tanim lang, 2 linggo lang po, yung makabuhay, yung gamot para sa mga pasma, sa ugat, sa mga nasugatan, sa mga may bukol, ayan po. 3 puno, tinanim ko, meron sa labas, tinanim ako doon sa may, no, sa may ano, sa may lupang nakausbok, yung tirahan daw ng dwarf. Ayan po, mataba na siya doon. 2 puno, ayan. Tinanim ko po. Patas po yun, maraming puno. Ayan po. Yung atsuwete namin, ayan yung pangpakulay sa pagkain. Ang daming bunga, ayan o. Oh. Hindi na harvest. Ayan po, yung mga bunga. Ayan. Ang dumi ng kamay ko. Ayan, dahil po dito. Kagabi, kumuha ako ng mga dahon nito doon sa malalawak kong tanim, sa matataba. Pinanligo ko po dahil masakit yung ulo ko. Pinigaan ko yung ulo ko, kaya ayan po, yung kamay ko, hindi pa nalilinis. Pero sulit naman ang sarap ng tulog ko. Wala yung sakit ng ulo ko. The best kasi siya, ayan. Sa mga pasma-pasma sa ugat, sa mga pilay, ayan, sa ubo, ayan, makabuhay tawag sa Maynila ata nito. Pero tawag sa amin, ano, Ampunaya. Sa kabila naman po, ito warden nito dito sa mga petsay. Ayan po, mayroon kaming warden, yung fish net. Meron akong mga taro. Ayan po. Ayan. Ayan. Inako. Kaasar ng mga manok. Kaninang umaga ko lang po inayos to. Ayan. Inano ng manok. Kinarakat yung kanyang puno.
pasaway na mga manok talaga. Ayan. Ano yung puno. Nandumihan tuloy. Ayan po yung mga taro. I-update ko po kayo pag nagkaroon na po sila ng ugat na mahahaba, yung takway. Ayan. Thank you for watching. Good afternoon and have a great day. Debbie is here. Please subscribe my channel and don't forget to touch or hit the bell button for more videos you notify with that bell for all. Thank you. Have a great day. Love you. Happy Wednesday afternoon.